Yan, what's up guys? So, ito na po yung ating second part ng ating pagluluto ng arroz caldo. Bali, nailagay na po natin yung malagkit saka yung bigas. Kailangan lang po nito ay mayat may hahaluin. Kasi pagka hindi po hinalo ito, ay may tendency hong dumikit. Kaya ang mangyayari po nito ay maya't maya ang halo. Dali lang, i-ayos natin itong ating camera. Ayan. Tapos na siyang basahan. Ayan. Halo mo halo. Kasi didikit. Ayan. Ayan. Ayan po siya, oh. Ayan. Lagyan na natin yung bigas saka yung manok. Ayan. Kailangan lang ay haluin po natin siya ng haluin hanggang sa lumambot yung bigas. Kasi po kailangan ay haluin lang ng haluin. Kasi masusunog po siya pagka hindi. Tapos unti-unti lang po ang lagay ng sabaw. Habang nawawala yung sabaw, dagdag lang po ng dagdag. Hanggang sa maluto po yung bigas. Huwag po antimano ay dadamihan yung sabaw. Sa ganito, talagang isa nga ay mainit ang pagluluto. Mainit. Kailangan po dito, halo lang po ng halo. Hanggang sa maluto po yung bigas. Kahit naman po, malakalaka lang po ang gagawin natin paghahalo. Dahil mainit po, huwag sayang masyadong dumarang sa kalan at tayo ay mapasma, sabi nga nila. Bali, ito pong kasubha, saka yung onion leeks, ay mamaya po yung ilalagay yung sa ibabaw pagkaluto na po siya ito. Ito po yung isa sa nagpapasarap sa po itong dahon ng sibuyas na mura. Ayan. Ayan. Kailangan po kasi hinahalo. Pag hindi po kasi hinahalo ay didikit po yung bigas sa ilalim. Bilis po umasa ng bigas. Ang sikreto po niyan ay yung madalas na paghahalo habang unti-unting naluluto po yung bigas.
kailangan na antimano marami isasabaw. Mainit. Kailangan po ay huwag tayo masyadong mag-i-stay doon dahil sa mainit. Napakarami naman yung bigas niya natin. Hindi. Okay, hindi lang yun. Pa dito ng kong, siyempre. Kasal ko pa natin sila ng kondero. Kailangan halin ng halo. Kasi pag hindi ng halo, ma-dedicate. Mas lagi mo na pamilya. Ay! Lagyan mo na! Ito nilausap ako. Ano naman si Bayo ah?
Kaya alam mo na natin kumulukulo sa alat ng liyahan o eh. Kaya po ako sa inyo. Didikit po siya. Ayan o. Hindi po tayo na tubig dahil inuubo. Kailangan po ay mawala yung pamumuti po na yun, no? Para masabing lutong-luto na po yung bigas. Yung halos pumutok na po yung bigas. Ayan, no? Maputi pa. Kaya kumbaga talagang halo lang po ng halo para hindi nga po lumiti. Thank you.
Tatamaan po kasi ng hangin. Kaya iniikot ko po yung ventilador. Para yung apoy ay hindi po gumagalaw. Ayan. Tatamaan po kasi ng hangin. Mahirap naman po walang ventilador, mainit. Masarap po kasi sa ganito, pagkalugaw, ay may halo po malagkit para yung sabo po magiging malakot. Pagka po purong bigas lang, ay hindi po siya malakot yung magiging sabaw. Kaya pag may malagkit po siya, ay sigurado po, napakasarap ng lugaw. Pag ganitong ikaw ay nag-uulan, napakasarap po yung lugaw. Kaya lang, sabi mo, eh, mainit lang. Kaya, obligado, tsaga-tsaga. Ayan. Ayan na po talaga, ayan. Tagdagi na naman po yung sabaw. Sabaw. Ito po ay yung kasirola na to ay napuno po natin ay sabi ko siguro naman po ay yung 50 katao ay kayang-kaya na po, kayo na po ang tumansya, di po ba? Lagay nyo yung 50 katao, di po ba? Eh napakalaki po nito pag ito ay napuno po natin, yung 50 katao malamang masosolve na po dyan, di po ba? Yan po ay ano po yun eh. rice cooker na malaki, yung pang restaurant. Yan.
sabaw. Mahirap akong haluin. Yan po ang style ng pagluluto ng lugaw. Kailangan po, huwag marami kagad mo sabaw. Habang naluluto po yung bigas, doon lang po kayo uli magdadagdag ng sabaw. Kaya nga, ang tawagin niya ay kanila ay lutong lugaw. Sabi. Dahil habang dinadagdagan po yun ang sabaw, ay lalo pong dumadami. Ganoon din po siya habang niluluto. Hindi po obrang antimano, maraming sabaw. Hanggat may maputi po na ganyan, yung bigas ay hilaw pa po yan. Kailangan po dyan, yung bigas niya ay sabihin, mawawala po yung pamumuti po na yan. Para masabing luto na po siya. Ngayon, ang tansya na lang po niya, siguro na po, pag umabot dito yung sabaw niya, niluto na yan, di po ba? Pag umabot na rin yung sabaw, luto na po siguro yan po. Ito po ay may pulong po kasi ang buklod mamaya alas 6. Ito po yung aming pamilya sa pulong ng buklod sa aming lokal. So, kaysa naman po sa ano ng merienda lang, biscuit, soft drinks, sabi nga po iba na yung nag-iingat dahil papaedad na po tayo. Kailangan umiiwas tayo sa masyadong matatamis at yung pagkaing maraming chemical, sabi nga po. Kaya yan, lugaw ay pagkaing pangmasa at masarap pa. Healthy good pa. Di po ba? Pag kumulukulo na po ulit, saka natin hahaluin. Bisita po kasi dumating yung aking asawa kaya hindi po siya makaharap dito sa niluluto. Kaya ako na po muna ang pumalit sa kanya din. Pag mamaya pagkamalis na po yung bisita niya, magbabalik na po siya rito. Ayan. Ang bilis ang walsa, no? Puno na naman po siya, no?
saka nga po pala, yung pagtitimpla, paglalagay po ng alat, halong magic sarap, pagka po hahanguin na siya. Pagka hahanguin na, saka lang lalagyan ng alat, yung magic sarap. Pero ngayon po, hindi po muna tayo maglalagay ng timpla. Kasi po, mababaliwala lang kasi dagdag pa po tayo ng dagdag ng sabaw. Saka ang paghalo po, kailangan sagad sa ilalim para hindi po dumikit. Kasi bibikit po yan. Saka hindi hinalo ng sagad sa ilalim. Tingnan niyo po. Kunti na lang, malapit na siyang mapuno. Ayan. Siguro nga po, sabi ko, pagdating dito niyan, luto naman na po siguro. Kaya lang, sige, tinan niyo po yung bigas. Maputi pa. Kailangan ni mga 20 minutes pa siguro, or 15 minutes. Ayan po. Haluin, dadagdagan na po ulit natin sa bawo. Kukuluin natin muna uli ng konti bago natin uli haluin. Ayan. So, hanggang dyan na lang po muna uli yung aking video sa pagluluto nga po ng arroz caldo para hindi po tayo masyado ng humaba. Salamat po muli sa inyo patuloy na pagtangkilik sa aming munting channel. Huwag nyo lang pong kalimutang i-subscribe yung aming channel para updated po kayo sa aming ginagawang mga video. Lalo na nga po kung kami po ay nandun na po sa aming tumana, sa aming pagtatanim ng sili at doon sa pamimitas ng sitaw at ng kalamansi. So, salamat po muli at shoutout na lang po muli sa lahat po ng aking mga subscriber. Sana po ay lagi po kayo mag-iingat. At naway nasa mabuti kayong kalalagayan. Salamat po at bye-bye. Bye-bye. Bisita tayo dito.